na may nagkaroon ng hindi okay sa isang member ng family, apektado lahat. Diba? Parang isang katawan lang din, once na may mangyari sa'yo or namutol yung kamay mo, lahat ng katawan mo apektado. So, ganun din sa family. Ganun din yung pagiging magkakapatid. Teammate dapat kayo or dapat meron kayong teamwork sa bawat mga ginagawa niyo. Parang sa bahay, dati, ano, nung nag-work yung kasama pa namin yung kapatid ko, sabi ko, Nel, ikaw sa ano, ikaw sa ganito, ako dito sa may magbibigay kay mama, pambayad sa kuryen, ay pambayad sa tubig, tas yung parang ngayon, may teamwork kami na kung paano namin tutulungan yung bahay or sa family namin. So, dapat ganun din kayo sa mga kapatid nyo. Kailangan may teamwork kayo. So, next slide po. Ano pa? Friends. Your brothers and sisters should be your best friend. Hindi yung ano, yung frenemy, hindi yung galit ka sa kapatid mo, ayaw mo makita yung kapatid mo, samantalang yung friend mo sa labas, ano, alam mo yung storya ng buhay niya, alam mo yung nangyayari sa kanya. Dun sa mga car group leader, tinatanong nyo, kamusta kayo ngayong week? Kamusta na kayo? Samantalang yung kapatid nyo, hindi nyo man lang nakamusta. Kamusta, okay, na, okay pa ba yung kapatid nyo? Maayos pa ba yung kapatid nyo? Ganon. Pero wala namang ganon sa FNJ. Kasi alam ko naman, na mga babain to. Tama. Yes, tama. So, next, ano pa? Brothers and sister keeper. Kasi nilagyan ko yan ng sister kasi may nakausap kami na nag-grouping kami sa care group. Sabi niya, brother's keeper, eh, sister ako eh. Ganun siya, gumanan siya. So, nilagyan ko siya ng sister para walang ano, wala tayong kawala. Walang kawala. So, brothers and sister keeper or protector. Hindi yung once na nagkaroon kayo ng grupo-grupo magkakaibigan, magtotropa, yung kapatid mo yung bida dun sa ano, sa kwento. Inaway yung kapatid ko, ang tigas ng ulo niya. Pasaway talaga yan, black sheep yan sa ano namin, pamilya namin. Hindi dapat ganun. Kailangan, ikaw yung unang-unang magpo-protect sa kapatid mo. Once na may narinig ka na something sa kapatid mo, ikaw yung nasasabi na, or ikaw yung magtatanggol sa kanya, hindi ikaw yung magsusulsul na, oo nga, ganyan yung kapatid ko. Kailangan, ikaw yung po-protect na sa kapatid mo. Okay ba yun, FNJ? Okay lang ba yun? Iyo ko nga, tigas na kulo na kapatid ko. Mga ganun kayo ah. Hindi, wala. Walang ganun sa FNJ. Ano pa? Hindi naman. Hindi naman. Medyo lang. Yun. Next naman is, next slide po, ayan. Help in times of trouble. So, sabi dyan, our siblings must be the first source of help in times of needs. So, kailangan kayo yung unang-unang natatakbuhan ng kapatid nyo, hindi yung naghihingalo na pala, may problema na pala yung kapatid nyo, wala kayong makialam. Yung, parang nakakatuwa din sa may, ano ko, sa tita ko, kapatid ng papa ko. So, once na nangailangan si papa financially, nandyan agad yung tita ko, tumutulong siya, ganyan. So, ano, sana maging ganun kayo and mas dapat ganun kayo kasi syempre nakakarinig na kayo ng mga ganito and yun nga, kailangan ipakita natin na may concern tayo and love tayo sa ano natin, siblings natin. Okay lang ba yun sa inyo? Okay lang ba yun, FNJ? Balang kayo. Parang ayaw ni. So, ano pa? Next slide po. Ayan. God design for siblings. Ano kaya yung design ni Lord sa siblings? Gusto niya ba yung mga magkakapatid is frenemy sila? Gusto ba ni Lord yung magkakapatid is magkakagulo-gulo sila? Magkakaaway? Walang pakailam sa isa't isa? Ganun kaya yung design ni Lord para sa mga magkakapatid? Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo? Okay lang kayo? Ayan. So, God designed for siblings. Next slide po. Ayan. To love one another. Outdo one another is showing honor. Sabi nga sa Romans 12:10. Huwag natin antayin na, ay, ayokong respetuhin yung kapatid ko kasi wala nga itong respeto sa akin eh. Or katwira na, ay, panganay ako. Dapat ako yung respetuhin ng
kapatid ko, ako mas matanda sa kanya. Hindi dapat ganun. Sabi sa Bible, outdo, magunahan kayo na respetuhin yung isa't isa. Huwag niyong antayan na, ay, pagbago muna siya, bago siya respetuhin. Ay, ako yung panganay, dapat respetuhin niya ako. Ako ang maano dito eh. Hindi ganun. Dapat, unahan natin yung isa't isa na i-honor tayo or respetuhin natin yung mga kapatid natin. Okay lang ba yun sa inyo? Yes. Ayan, sabihin mo dyan sa katabi mo. Yes. Okay lang ba? Okay lang ba yun sa'yo? Yes. Okay lang ba yun sa'yo? Ayun. Kasi sabi dyan, kung hindi mo yun nare-respetuhin or kung hindi mo mamahalin yung kapatid mo, eto. Sabi dyan sa ano, 1 John 4, 2021. So, boys na lang magbasa. Makibasa po nung ano, 1 John 4, 20-21. 1, 2, 3, go. Anyone says they love God and hates his brother, he is a liar, for he does not love his brother. Whom he has not seen. And his commandment is a wrong. Whoever loves God must also love his brother. Ayun. Ano daw? Ano daw? So, if anyone says, I love God and I hate his brother, he is a liar. Meron bang gano'n sa FNJ? Wala! Mababait to. Mababait to. Mga love nila yung mga kapatid nila. Tama ba? Yes! Talaga! Yes. So, sabi pa dito, for he who does not love his brother whom he has not he has seen cannot love God whom he has not seen. And his commandment he have from him, whoever love God must also love his brother. So, kasi parang, kaya sinabi dyan na kung sino yung, kung hate mo yung brother, masasabihin mo na love mo si Lord pero galit ka sa kapatid mo. Sinungaling ka kasi yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo mamahal-mahal. Paano pa kaya yung Diyos na hindi mo nakikita? Sabihin mo na mahal mo. Talaga lang ah. Meron ng mga ano in a relationship tapos LDR lang nanluloko na eh. So parang nga ba doon? Yung iba, oo nga, yung iba nga malapit na nanluloko pa. Nakikita na nanluloko pa. Hugot ka ba na? Hindi. Walang ganun sa FNJ. Mababait yung mga nandito. Tama ba mga boys? Tama ba mga girls? Yes! So ayun. Whoever love God must also love his brother. So, kung mahal mo si Lord, kailangan mahalin mo yung kapatid mo. Okay lang ba yun sa inyo? Mahal lang ba? Mahal niyo ba yung kapatid niyo? Minsan lang. Minsan lang. Sa akin, nung narinig ko itong topic na to, kasi inano na siya nung last year. Inulit ko lang siya ulit. So, nung narinig ko to, parang makonsensya ako nun kasi ako meron din akong hinahawakan din na care group, ganyan-ganyan. So, parang kinakausa ko yung mga care group ko every week, parang close kami, ganyan-ganyan. Tapos, biglang sinabi, kayo may mga concern kayo sa care group nyo. Parang may mga ganong word ako narinig. Tapos parang konsensya ako, ba't ako ganon, no? Yung care group ko, naaalagaan ko, yung care group ko, may paki ako. Sa mga friends ko, may concern ako. Pero dun sa mga kapatid ko, hindi ko sila ganon nare-reach out. Okay lang sa akin na makita ko sila. Okay lang sa akin na nandyan sila. Pero parang hindi ko sila binibigyan ng importansya. So, nung narinig ko yun, syempre nagbago yung life ko. Nagbago ako, binago din syempre ako ni Lord. And yun, step by step, inayos ko yung relationship ko sa kapatid ko. Nakikipag-bonding ako sa kanila kahit iba yung mga trip nila. Minsan, pumapasok talaga ako sa kanila, kinakamusta ko din sila. So, ayun. Kailangan mahalin nyo din yung kapatid nyo. Kung mahal nyo si Lord, kailangan mahal nyo rin yung mga kapatid nyo or mga siblings nyo. Okay ba yun? So, next. Everyone who hates his brother is a murderer. So, yun. Kung hindi mo mahal yung kapatid mo, murderer ka pala. Kaya, yun. Pero wala namang ganun sa FNJ. Tama. Lahat naman ito mababait eh. Ba't kaya di pa tayo kuninor? Ang mabait na ba kayo? Joke lang. So, next slide po. Ano ba? Sabi dyan,
Ayan. Ang next link po is to be kind and forgiving. Sabi dun sa Ephesians 4:32, forgive one another as Christ forgive you. So, isa din to, parang, minsan kasi parang, parang ang hirap din na patawarin yung kapatid mo minsan, lalo na pag-epal talaga itong papansin, gano'n, ang tigas ng ulo. So, sa akin, sa ano ko, sa nangyari sa akin, ano, parang sa akin, naiinis na ako dun sa kapatid ko, kasi parang ginawa ko naman na yung part ko na, nandiyan ako para sa'yo, nandito ako kung ano yung kailangan mo, sasamahan naman kita, tutulungan naman kita. Pero mas pinipili niya pa din na gawin yung gusto niya, gawin yung hindi okay sa kanya. Ganun, parang nagsasawa na ako sa kanya. Bahala ka na nga sa buhay mo kung ano yung gusto mong gawin, yun na yung gawin mo. Pero yun, nung nabasa ko nga yung Ephesians, ayun, mag-forgive ka kung paano ka pinatawad ni Lord. Kasi minsan tayo, ang damot natin sa grace, ang damot natin sa forgiveness. Pero pag tayo na yung nasa point na, Lord, kailangan ko yung grace mo. Lord, patawarin mo po ako kasi nagkakasala din naman tayo. Sino ba dito yung hindi nagkakasala? So, lahat naman tayo, di ba? Nagkakasala tayo. So, kung paano tayo pinapatawad ni Lord, matuto din tayo na ibigay yung pagpapatawad na yun sa mga tao, syempre, lalo na sa mga kapatid natin na importante din sa atin. Kung sa ibang tao nga kaya natin silang patawarin, yung mga, ano pa natin, kapatid pa natin, hindi. So, ayun, patawarin natin sila, matutong tayo magpatawad sa kanila, and kung paano tayo pinapatawad ni Lord araw-araw, or pag kami nagagawa tayong kasalanan, or yung mga grace na binibigay niya sa atin, huwag natin yun ipagdamot na ibigay yun sa mga kapatid natin or sa mga tao sa paligid natin. Huwag tayong gusto natin, ako lang yung gusto makareceive ng grace, ako lang yung gusto makareceive ng blessing, ako lang yung gusto makareceive ng forgiveness. Ang selfish. So yun, huwag tayong maging selfish na ano, na pinagdadamot natin sa kanila yung forgiveness na patong na tayo din naman araw-araw or minsan-minsan or madalas inihingi natin kay Lord. So ayun. Okay pa ba kayo? Yes. Ano yung sinabi ko? Okay pa ba kayo? Ay, daya. So, review tayo. Kung ano nga ulit yung role ng siblings. Ano yung role natin sa mga kapatid natin? Sino ba dito yung may mga kapatid? Halos lahat. Buti na lang wala.